Hollywood actor. Ay, Hollywood ba? So, parang kinakabahan ako dyan, ah. Wala pa. Wala pa. Actually, ano, dati po siyang sa lansangan lang. Joke lang. Dati po siyang dancer ng Wyatt po. So, isa din po siyang macho dancer. Ay, hindi po, hindi pala macho dancer. Iba pala. Kamukha po siya ni Richard Gomez. O, ay, yan grabe. Na, totoo yun. Kasing boses ni Renz Verano. At higit sa lahat, napakabait naming coach talaga. Na kahit sobrang layo niya, talagang pumupunta siya dito. Siguro kasi pagpupunta dito sa amin, eh, mga ilang bundok pang tatawirin, di ba? Parang kanta yun, no? So, hindi niya, ano, hindi niya iniisip kung gaano kalayo, basta makasuporta lang sa grupo. At ang puso niya, sobrang proud kami. Kasi kahit minsan nakikita na ang pinag-uusapan ng team namin na nasan kaya si Coach Rick sa top, pero talagang nakikita namin hindi sa ano sa familiarity, sa popularity. Kumbaga sa amin kasi nag-stay sa amin sa puso namin itong speaker na to. Wow, naiiyak na ako, Coach. Ba't ako naiiyak? Maraming salamat talaga. Ito yung time na gusto ko ipagsigawan sa inyong lahat na sobrang galing ng speaker na to. Napakabait. Sabi nga, di ba, hindi mo kailangan maging magaling. Yan laging sinasabi niya sa amin. Pero kung nasa puso mo ang ginagawa mo, lahat ng taong makikinig ngayon, alam ko na ma-appreciate at may apply nila sa buhay nila ang mga sasabihin ng speaker po natin. So, hindi ko na patatagalin at ako'y nagtatagal na. Pinapakilala ko po sa inyo ang Richard Gomez. Ang Richard Gomez! Isang sagon lang ng buong of team yan. At kamukha ni kaboses ni Renz Verano. Pinapakilala ko po sa inyo no longer than Coach Rick Manalo. Palakpakan naman dyan! Grabe, ah. Muntik na akong kabahan sa introduction mo, ah. Hollywood, no? Muntik na akong kabahan doon. Nangangamba ako, ah. Okay? So, by the way, maraming salamat po, Ma'am Mary Ann. So, sa napakagandang introduction, ano po, baka naman paniwalaan nila, Richard Gomez daw. Richard Dungis po. Kulay lang, inakuha. Ayan. So, Ma'am Mary Ann, salamat and congratulations po sa mga nangyayari ngayon sa grupo mo dyan sa Sursugon. Ano po, ika nga, lagi ko nga sinasabi sa'yo nung medyo nagda-down, medyo nag-feel, nahihirapan, ano po. So, walang nagtatagumpay na nag-quit. Walang nagtatagumpay na tumitigil. Ano po? So, kailangan tuloy-tuloy lang. The more na nahihirapan ka kasi, the more na binabaon ka, kapalit nun may ginhawa eh. Di ba? Iaangat ka talaga. Di ba? So, yan na po yung ano, yan na yung time, yan na yung chance po natin. So, alagaan lang yung grupo. Tuloy-tuloy na yan. Okay? See you soon ulit. Thank you, Coach. Love you. Okay, love you too, ma'am. Congratulations, buong Team Sursugon. Sa buong Kabikulan po, ayan. So, congratulations po sa inyo lahat. At syempre, sa buong Optimians, congratulations po sa ating lahat kasi sobrang palad natin. Kasi nandito po tayo kay One of the Lifestyle International. Chairman, Mr. Marvin Barro, maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob mo sa aming mga Optimia, sa aming mga Pilipino, ano po, na talagang sobrang laki ng tsansa o pinagbago po ng buhay namin nung dumating po sa buhay namin si One of the Lifestyle International. Ano po, so mabuhay ka po, Chairman. Ingat po kayo dyan. And God bless po sa buong pamilya mo po. Ayan. At syempre, hindi ko rin po papalagpasin yung pagkakataon na magpasalamat po ako sa aking direct upline Gab Castillo, na very humble po. Nandiyan naman na po yung kagandahan ng resulta niya, pero talagang abot kamay pa po natin siya. Sobrang bait. Maraming salamat, upline Gab. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako dito kay Opti. Kung hindi po dahil sa iyo, wala po akong magandang buhay ngayon. Ano po, lahat po na resulta ko po, utang ko po ito sa inyo. Talagang habang buhay ko pong utang, tatanawin na utang na loob po ito sa inyo. Upline Lester, maraming salamat po sa suporta. Lagi po kayong nandyan. At syempre sa tripod po ng Team Success. Okay, Coach Rafael, Coach Jones, Coach Paul, maraming salamat po sa always na dyan po kayo nakasuporta sa grupo.
core leaders, alam niyo na po kung sino-sino po kayo. At siyempre sa buong team success, maraming salamat po sa inyo. Wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon kung hindi po dahil sa inyo. All mega centers po under my team success, Spartan. Ano po, so maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga makakapakinig po ng training na to, so sana may matutunan po kayo. Basic lang naman po yung ituturo po namin sa inyo, di ba? Sabi nga, kapag simple lang ituturo, mas mabilis po nating matututunan. Madalas po ito natin naririnig sa mga trainings, papaulit-ulit. Ano po? So mas maganda mag-take down notes po kayo. So ulitin ko lang po sa mga naka-offcam, pa-open na lang po para makita ko po yung mga kagandahan ninyo. Okay? So bago ako mag-start doon sa trainings ko po, so samantalahin ko yung pagkakataon, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ano ba yung background ko? Ano ba yung pinanggalingan ko? Bago po ako napunta dito kay One of the Lifestyle International. Okay? So I'm Coach Rick Manalo po, taga Marinduque, taga probinsya ng Marinduque. So nag-aral ako ng elementarya, high school sa probinsya po namin. So after po noon, lumuwas na ako ng Manila para magtrabaho. So meaning isa po akong high school graduate lang. Okay? So ang good thing po noon, 14 years akong naging empleyado, yet hindi ako umaman. Okay? So ang first job ko po, nagtrabaho po ako sa bilang service crew po sa McDonald's sa Rosario, Cavite. So 1 year po ako doon na regular pero nag-resign. Pumunta sa iba't ibang companies. Okay? So na regular, nag-resign. Naghahanap ng mas malaking income. Ano po? So ang kaganda lang kasi sa akin guys, mabilis ako matanggap. Yung nga lang, mabilis din po ako mag-resign kasi naghahanap lang ako ng mas malaking income. Nga lang, bandang huli, napag-isip-isip ko, ma'am sir, paano ako makakakuha ng malaking income sa pagiging empleyado kung hindi ko natatap yung mataas na position? Diba? Number one, maging manager ng isang malaking company or maging presidente para ma-reach ko po yung income o yung sahod na gusto kong makuha para makuha ko yung mga pangarap ko. Inyet, hindi ko siya pwedeng makuha, hindi ko siya pwedeng mapwestuhan kasi nga po, tayo po isang high school graduate lang. Ano po? So napakahirap pala talaga na makipagsapalaran dito sa Manila kapag ka nanatili ka sa pagiging empleyado. Okay? So, ang kagandahan lang guys, nung nakita ko po ang ganitong pagninegosyo, network marketing, sobrang negative ako. Ano po? So, malamang sa malamang, yung iba naman dito, nag-join dahil sa ganda lang ng product. Ano po? Dahil ayaw nila ng networking. Pero nung naintindihan po natin ng networking, aba, marami pala talaga yung mayaman sa ganitong pagninegosyo. Okay? So ang good thing po noon, inaral ko yung ganitong negosyo. Medyo mahirap sa part ko po kasi unang-una, ako po ay isang mahihiyaing tao. Okay? Mahihiyaing tao, hindi ako marunong humarap sa maraming tao, hindi po ako pala kaibigan. Okay? So yung mga humahadlang po sa akin, yung tipong dinadown ko masyado yung sarili ko. Papaano pag pinasok ko yung ganitong negosyo, wala akong kakilala, wala akong alam sa ganitong negosyo. Ika nga, sabi nga po nung iba, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Paano mo malalaman kung hindi mo pag-aaralan? Diba? So sinubukan ko lang, pinag-aralan ko lang. So mahirap talaga po pagdating dito sa networking. Lahat naman po tayo mga members na. So aminin ko po sa inyo, mahirap sa networking. Pero ang kagandahan lang po, sa ganitong pagninegosyo, kapag sineryoso mo siya, kapag nag-focus ka, talagang maganda ang magiging resulta mo. Sumunod ka lang sa mga upline, sa mga coaches. Gawa na po yung sistema natin. Susunda na lang. Lalo pa ngayon, grabe po. Magti-third year anniversary pa lang po yung company natin. Sobrang nakaka-amaze. Be proud po dahil tayo po ay Optimians. Congratulations po doon sa mga first-timer lang na nag-network. Yung mga new blood na nandito po kay One of the Lifestyle International. I suggest, huwag na po kayo lumingon sa iba. Stay focused po. Grabe po ang mangyayari talaga dito kay Opti. Binabato na tayo ng iba't ibang network company dahil sa ganda po ng produkto, sa ganda ng kultura, sa ganda po ng marketing plan po natin. Unti-unti po talaga tayo nakikilala. Ano po? So, kumbaga parang maging proud po tayo dahil Optimians tayo. Napakaganda po na nagiging resulta dito. Maging ako po, isa po ako sa napakaganda at buhay na testimony na talagang 360 degrees po na bago ang takbo ng buhay dahil sa ganitong pagninegosyo dito kay Opti. Ano po? Okay, so ano-ano ba yung mga naging resulta ko sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ano po? Okay, so si Opti po, ginawa ko lang to dati part-time, 3 months, ano po? So ang good thing, maganda yung naging resulta. So tuloy-tuloy ko lang po siyang ginawa. So 3 years ko na po siyang ginagawa, running for 4 years. So nagkaroon po tayo ng 2 sasakyan, isang bahay. At tayo po ay isa na rin po sa awardee as Millionaires Club. Ano po? So kumbaga parang, ma'am sir, sabi nga nung iba, kaya lang naman pala kayo kumikita na ng malaki dahil kayo po yung nauna.
Di ba? Dahil kayo yung nagsimula. No, hindi po ganun. Okay? Dapat ang tinitingnan mo po, nyo po, paano ba kami nagsimula? Di ba? Ano yung sakripisyo na ginawa namin? Ano yung ginawa namin na sobrang hirap bago namin makuha yung mga resulta namin ngayon? Ano po? That time po, napakahirap mag-start sa ganito, sa kay Opti, kasi unang-una, isa pa lang ang office natin that time, year 2017, sa Quezon Ave, o di sa Mayon Street po sa Quezon City. Ano po? So from Santa Rosa, Laguna po, lagi tinatawid ko siya halos araw-araw, makabili lang ng product sa head office, maka-attend lang ng trainings. So ang pinakang matinding sakripisyo ko po sa, talaga dito kay Opti, yung pag-a-attend ko ng training that time. Kasi nga gusto kong matuto. Ano po? Yan, sina Colts Han, sina Sir Gab, sina Plain Lester, inaaway ako ng mga yan that time kasi ayaw ko mag-training. Pag ako yung binibigyan nila ako ng schedule OBP, pinapanalangin ko na walang umattend para hindi ako makapag-talk. Kapag binibigyan ako nila ng training, schedule ng training katulad nito, ang dami kong dahilan. Di ba? So, puro ako dahilan, kaya talagang medyo bumagal po yung pagkuha ko ng resulta ko. Okay? Kapag pala puro dahilan ka sa sarili mo at hindi ka nag-step up sa ganitong pagninegosyo, wala talagang mangyayari sa'yo. Ano po? So, pinaglabanan ko yung kahinaan ko. So, ito na po ako ngayon, tumatayo po sa inyong harapan. At makakapagturo na rin po sa inyo kahit papaano. Ano po? So, kumbaga parang kung ano yung ayaw mo, yun ang gawin mo. Kung ano yung kahinaan mo, yun ang palakasin mo. Okay? So, napakaganda po sa ganitong pagninegosyo. Okay? So, ngayon po, ilan ba tayo? 267 attendees. Ayan. So, pasuyo na lang po. House rule na lang po ulit sa mga attendees po natin. Open cam. Take down notes po tayo para at least pag-aralan po natin yung matututunan natin dito sa trainings na ito. So, madalas nyo po naririnig itong mga training na to, pero ito po, sure, malaki po ang may tutulong sa inyo once na pinag-aralan nyo po itong ganitong negosyo. Kasi darating ang time, yung mga new blood na nandito po, darating ang time na talaga kayo po itatayo din dito sa harapan para mag-train sa maraming optimias. Ano po? So, good morning po sa inyong lahat. Start na po tayo. Ayan. So, ang tawag po natin dito, ONDO. Opti New Dealers Orientation. Ayan, by Coach Rick Manalo. So, start na po tayo. Okay? So, ma'am, kung mapapansin niyo po, talagang paboritong-paborito ko yung pangalang success. Kasi nga po, kaya ipinangalan ko po yung grupo ko sa Team Success. Ano po? Kasi gusto ko talagang magkaroon ng magandang resulta. Gusto ko maging success sa ganitong pagninegosyo. At syempre, yung grupo ko po, talagang hindi ako titigil hanggat di ko sila naiangat. Okay? Kaya ang topic ko po ngayon, mamaya makikita nyo po. So, meron po dyan success. Ibibigay ko po sa inyo meaning kung ano po yung success. Ayan. So, trainings by One Opti Lifestyle International, One Person Corporation. Okay? So, number one, ONDO. So, ito po yung katulad ng ituturo ko po sa inyo, Opti New Dealers Orientation. So, dito po natin itinuturo yung how. Okay? So, paano ba natin gagawin yung business? Ano ba yung mga techniques? Ano ba yung mga trainings na pwede makapagpa-boost po sa inyo para makapag-build kayo ng mga leaders? Okay, so at least po, yung ONDO, dapat ina-attendan po natin ito at least 5 times. Okay, lalo na doon sa mga bagong members. Sa mga bagong members, sa mga new blood po, yung mga 1 week, 2 weeks, 1 month pa lang pong member na hindi pa po masyado nakaka-attend ng trainings. Ano po? So mag-invest po muna kayo sa mga trainings katulad po nito. Kahit pa ulit-ulit po nating naririnig yung mga trainings, dapat lagi po natin yan binabasa, inaaral, ano po. So, 5 times, dapat po nakakatin po tayo ng ONDO. Okay? So, Coach Rick, ang dami naman na beses na ako nakakatin ng training ng ONDO na yan, di ba? So, paulit-ulit na lang, alam ko na yan. Di ba may mga nagsasabi po na gano'n? Siyempre, kung alam mo na po yung ganitong pagninegosyo o yung ganitong training, dapat ikaw na po mismo ang nagtuturo sa mga members mo. Ano po? So, mas maganda po, mas lamang yung mas maraming alam. Kung ikaw po ay may alam na ngayon sa ganitong pagtitraining, so keep mo lang po yan. Kung ano po yung matututunan mo dito sa training na to, idagdag mo para mas malakas yung pwersa. Ano po, dapat paulit-ulit po natin inattendan yung mga training. Then, OBP. Ayan. So, meron po tayong OBP every Sunday. Okay? So, OBP po, so Opti Business Presentation. So, dito naman po natin itinuturo yung why. So, bakit Opti ang kailangan natin piliin? Bakit kailangan natin mag-Opti? Diba? Kasi nga po, si Opti, dito talaga magkakaroon ka ng magandang buhay. IP
50. Ayun. So, meron po tayong tinatawag na intensive product training. So, dapat at least 5 times din po natin na-attend. Hindi lang basta 5 times, guys. So, dapat paulit-ulit. Kasi sa dami po ng mga speakers po natin na lumilitaw ngayon, sobrang gagaling ng mga speaker, lalo na po pagdating sa IPT. Ano po? So, ito yung pinaka-critical kasi yung IPT pagdating po sa product. Okay, so dapat alam natin kung paano o tama na pag-deliver po, nagpipresent ng product natin. So para saan ba ang product natin? Ano ba yung nilalaman ng produkto natin? Ano ba yung mga sangkap niya? Ano pa yung mga benefits niyan? Okay, so napaka-importante po ng IPT trainings. Okay? Tapos meron din po tayong special training. Ayan. So last Tuesday po, no, Spark Tuesday, so ako rin po yung speaker. Nagkaroon po tayo ng special training. Okay, wait lang po. Okay. So special trainings po dapat at least 5 times din po natin siya na-attendan or more. Okay? So meron din po tayong tinatawag na CSEL. So 5 times dapat po na-attendan po natin 'yan. Then yung breakthrough. Okay? Breakthrough po dapat na-attendan po natin 'yan at least 5 times din or more. Mas marami pa po dapat. Okay? At siyempre ang pinaka-importante po sa mga trainings po natin ang team building. Okay? So ang building po sa mga hindi pa nakaka-attend ng team building, so attend po kayo. Huwag na huwag kayong papayag na hindi kayo makaka-attend ng team building, okay? Isa sa mga requirements po natin para maka-attend kayo ng team building, at least yung 1 to 6 na 'yan na-attendan niyo po lahat bago kayo maka-attend ng team building. So isa po 'yan sa requirements para maging qualify kayo sa pag-attend po ng team building natin. Okay? Paulit-ulit po natin, dapat lahat ng training na yan, ng 1 to 6 na yan, na-attendan po natin ang trainings para maka-attend din po tayo ng team building. Okay? Ayan. Ayan. So, start na po tayo. Ayan. Dahil ako po ay pinuno po ng Team Success, so ito po yung first topic ko po sa inyo. Ano ba itong meaning ng success na to? Okay? So, ito po, sa mga gusto pong magsulat, ayan, so pwede nyo pong isulat para mapag-aralan nyo din po kung ano po yung nilalaman po nitong training na to. At pwede nyo rin pong i-apply or ituro sa mga grupo po ninyo, sa mga members ninyo. Okay? So start. So success. So ano bang meaning nito? Start muna tayo sa letter S. Okay? So letter S means see your goals. Okay? So ibig sabihin guys, so dapat kapag nagsisimula ka sa ganitong pagninegosyo, dapat lagi kang nakatingin doon sa goal mo. Okay? Hindi yung ngayon. Okay? Hindi yung ngayon. Huwag mong bibilangin yung resulta mo ngayon. Ang bibilangin mo yung magiging resulta mo pa sa susunod na panahon. So dapat malayo po yung tingin mo. Dapat malayo yung goal mo. Okay? So hindi ibig sabihin, nag-set ka ng goal this month, this year, nakuha mo na yung goal mo, titigil ka na, hindi po ganun. Kung nakuha mo na yung goal mo sa sarili mo, dapat tinitingnan mo rin yung goal mo sa buong grupo mo o sa mga members mo. Tama? Okay. So ano-ano ba 'yon? Goal mouth. So ibig sabihin, ma'am sir, yung mga goal mo, yung mga gusto mong makuha sa sarili mo, dapat araw-araw mo siyang binabanggit. Araw-araw na po na lumalabas 'yan sa mouth mo, sa bibig mo, para kumbaga parang nai-internalize mo siya araw-araw. Okay? So dapat naririnig mo 'yan sa sarili mo, yung goal mo. Okay guys, pag-usapan po natin, ano po ba yung mga goal niyo sa sarili niyo? Ako ma'am sir, tingnan niyo po ah. Noong nag-start po ako kay Opti, unang-una ang naging goal ko po dito ang makapag-resign sa pagiging empleyado. 'Di ba? So ito po, tingnan niyo ah. Nag-start po ako kay Opti year 2017. So that time po, ramdam na ramdam po na sa sarili ko yung hirap at pagod sa pagiging empleyado. Okay? So sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin para makalaya ako sa comfort zone? Makaalis ako sa pagiging empleyado. Bakit? Kasi napansin ko po sa 14 years na pagiging empleyado ko, walang nangyayari. Diba? Ngayon, ang tinignan ko sa sarili ko, ang tinignan ko doon sa ginagawa ko, sa trabaho ko, tinignan ko yung mga kasamahan ko sa pagiging empleyado na matatagal na. Diba? Na matatagal na. Meron nga po doon umabot ng 15 years, 18 years, 20 years, 25 years, 30 years naging empleyado, and yet hindi pa rin po yumayaman. And yet wala pa rin pong nangyayari sa buhay. Hindi pa rin nagkakaroon ng sariling bahay, wala pa rin sariling sasakyan, still nangungupahan pa rin. Ano po? So sabi ko,
ano yung pwede kong gawin? Kasi kung ipagpapatuloy ko pa po ng another 14 years ang pagiging empleyado ko, malamang sa malamang, wala rin po mangyayari kasi yung future ko, nakita ko na sa mga kasamahan kong empleyado na mga matatagal na. Tama? So ano yung po pwede kong gawing goal para makalaya po ako sa pagiging empleyado? Ano yung po pwede kong gawing goal para makuha ko po yung mga pangarap ko? Okay. Ma'am, sir, ako po nag-start kay Opti as part-timer. Okay? So sabi ko, 3 months ko siyang gagawin part-time. Ano yung goal ko? O, tinan nyo guys ha. Ako po, nag-goal talaga ako sa sarili ko. Ano yung goal ko? Makapag-resign sa, siyempre sa pagiging empleyado. That time po, nung empleyado po ako, sumasahod lang ako ng 10 to 11,000 monthly. O, di ba? Napakaliit lang. Okay? So sabi ko, gagawin kong part-time si Opti, dagdag income doon sa sinasahod ko bilang empleyado. Tama? So goal ko, malagpasan yung sweldo ko ng isang buwan sa pagiging empleyado. Okay? So dapat, weekly, kumita ako kay Opti ng 10 to 11,000 monthly. Actually guys, tingnan nyo po, anong kami po nag-i-start ni Sir Hans, ni Sir Lester, sina Sir Gab. Masaya na po kami, nagbubuangan kami, at least meron kami 3,000 per week. Diba, Coach Hans? So yun po yung laging buangan namin eh. At least masaya na kami, meron kami 3,000 per week. Okay na sa amin yun, diba? So, kumbaga parang tuloy-tuloy lang namin, ginugol namin yon hanggang sa lumaki na lumaki yung naging income po namin. Alam nyo po, ma'am, sir, maniwala kayo sa hindi, first check ko po dito 3,000. Di ba? Pwede na, 3,000, medyo malaki. Okay? Okay, sumunod na linggo, 4,000, 5,000, hanggang sa nag-50,000 a week na ako. So, ibig sabihin po, yung first goal ko sa sarili ko na makapag-resign sa pagiging empleyado kasi nalagpasan ko na yung kita ko sa pagiging empleyado. Yung kinikita ko kay Opti na weekly, mas malaki na. Tama? So ngayon, na-hit ko yung first goal ko. Nakapag-resign ako sa pagiging empleyado, hindi ibig sabihin, na-hit ko yung goal ko na makawala sa pagiging empleyado, makapag full-time kay Opti, tumigil na ako, hindi. Nag-start po ulit ako, another goals. Ano po yun? So ngayon, sabi ko, dapat within this year, 2017, magkaroon po ako ng sasakyan. Kasi mas masarap humataw na meron ka pong sariling sasakyan. Ano yung sasakyan na yung 4 wheels? Actually, nag-start po ako kay Opti, meron akong motor. Pero si Opti na rin po yung nagtapos noon, nag-cash. Okay? So ngayon, sabi ko, within this year, 2017, dapat magkaroon ako ng sasakyan. Guys, sa kakagol ko, okay? Dahil sa kagustuhan ko makuha yung pangarap ko, humataw ako, hataw dito, hataw doon, umulan umaraw, humahataw ako, wala po akong pahinga. Okay? Yung gabi, ginagawa ko ng umaga, ginagawa kong araw. After 11 months, guys. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong titigil na pagkuha ng goal nyo, pag-set ng goal nyo. After 11 months po, nakapaglabas po ako ng brand new Toyota Wigo. O di ba? So ibig sabihin po, sir, kapag ka meron kang target, tinatarget sa sarili na goals, pwede mo talaga siyang makuha. Basta seryoso. O di ba? So ibig sabihin ko, after 1 year o within 2 years, mahit ko ang Millionaire's Club. O, yung pangatlong goal ko na po yan, Millionaire's Club. So after 1 year ko po kay Opti, I'm hitting Millionaire's Club. O, di ba? So nahit ko na yung tatlong goal ko. Another year, okay? Another year po, sabi ko, as part-timer po yung asawa ko, si Ma'am Lani, dahil negative sa networking, dapat kumita din siya. Dapat sa 2 hanggang 3 taong ko po na ginagawa si Opti, maging Millionaire's Club din po yung asawa ko. Yan, yung goal ko. Nagkaroon din po kami. Nag-Millionaire's Club din po siya. Then, sabi ko, dapat meron na kami sariling bahay. Eto po, may sariling bahay na rin po. So, ibig sabihin, bawat goal na ginagawa mo sa sarili mo, tatapatan mo ng hataw, tatapatan mo ng action, sigurado makukuhan at makukuha mo po siya. So, hindi pa rin po ako tumigil doon. Siyempre, non-stop dreamings po tayo eh. Diba? Hindi ibig sabihin nakuha mo na 'yung mga pangarap mo, titigil ka. Hindi po. Tuloy-tuloy-tuloy po ako nangarap. Ayun. So siyempre, nagkaroon din po tayo ng pangalawang sasakyan, 'yung Fortuner na po. Okay? So ngayon po, tuloy-tuloy na rin po 'yung grupo at marami na rin po nagkakaresulta under po my team. Okay? So marami na rin Millionaire's Club, marami na rin po mga sasakyan. Ano po? So ibig sabihin po, ma'am sir, hindi lang po dapat sa sarili mo ikaw nag-goal. Dapat nag-goal ka po sa buong grupo mo. Ano ba yung gusto mong mangyari sa buong grupo mo? Yung mga nahihirapan niya, katulad po ng mga grupo ko dyan sa Sorsogon. Ano po? So tuloy-tuloy lang tayo, Ma'am Mary Ann. Ano po? Darating din ang time na yung mga resulta po namin makukuha mo rin po. Okay? Basta iwasan mo lang po, ma'am sir, yung mga penalty areas. Ano ba yon? Okay? Kasi maraming mga kasamahan po tayo sa bahay, mga kaibigan, na talagang
puputol po nung goal mo. Marami pong mandi-discourage po sa'yo na kumbaga parang hindi mo kaya yan, walang mangyayari sa'yo dyan, tigilan mo na yan, ang tagal-tagal mo na dyan sa ginagawa mo, hanggang ngayon wala ka pa rin resulta. Diba, Ma'am Mary Ann? So kumbaga parang, yun dapat, ma'am, sir, the more na sinasabihan ka po ng mga ganong negatibong tao, mga nagda-down po sa inyo, dapat sila po yung nagiging motivasyon mo. Dapat nagiging namomotivate ka sa mga ganong bagay. Kasi the more na dinadown ka, dapat mas nagiging agresibo ka. Tama po ba? So yun po yung napaka-importante doon. Okay. At syempre, the more na nagbibigay ka ng goal sa sarili mo, hindi basta-basta tatrabahuhin mo lang, hahatawin mo lang, magtitay ka ng action. Dapat lagi. Tuwing umaga na ginagawa mo yung trabaho mo, tuwing umaga na nagsisimula ka sa trabaho mo, kahit wala pang nangyayari, kahit magsisimula ka pa lang, ini-aims mo na agad sa sarili mo na meron akong magiging resulta today. Diba? Papunta ka pa lang doon sa client mo today, meron kang client, halimbawa, mga networker, ano, medyo kabado ka kasi networker yung kaharap mo. Diba? So, dapat doon pa lang na paalis ka pa lang ng bahay, mag-pray ka na. I-aim mo na sa sarili mo na makukuha ko tong taon na to. Okay, i-aim mo na sa sarili mo tuwing umaga, araw-araw pagkagising mo, i-aim mo na sa sarili mo na makukuha mo yung mga pangarap mo. Tama? Yun ang napaka-importante. Dapat tanggapin mo na agad sa sarili mo na lahat ng mga pangarap mo dito kay One Opti, makukuha mo dahil napakaganda po ng company po natin. Okay? So, number two, letter yun na tayo. So, understand the obstacle. So, napaka-importante po na maintindihan mo po yung mga obstacle na mararanasan mo dito sa pagkuha ng success. Diba? Ano-ano ba yun? Difficulty. Okay? So ano-ano ba yung mga difficulties na mararanasan po? Siyempre yung mga kahirapan sa buhay, normal po yan. Normal po tayong mahirapan kasi tao po tayo. Normal po tayong mahirapan kasi kung nakuha po natin yung success natin, normal po tayong mahirapan kasi malaking goal o malaking pangarap yung kinukuha po natin. Dapat tanggap po natin na mahihirapan po talaga tayo dito sa pag-network na to. Ang problema lang kasi sa ibang optimias o sa ibang nangangarap, counting hirap lang, nahirapan lang ng kaunti sa pag-network, hindi kumbaga walang transportation, walang panggalaw, 'di ba? Malayo yung pupuntahan. Okay, walang pamasahe, okay? So siyempre, isipin mo na agad, ay ang hirap, 'di ba? One year na akong nagni-network, wala pa ring nangyayari, sobrang hirap naman, wala bang mas madali? Ma'am, sir, tandaan niyo po, walang madali sa mundo. Lalo na kapag buong pangarap mo at buong pangarap ng pamilya mo ang kinukuha mo. Dapat naiintindihan mo yung mga obstacle, yung mga mararanasan mong hirap. Ano po sa pagni-network dito. Okay. So ano-ano ba yung effort? Okay? Sa lahat ng effort na ginagawa mo dito kay Opti, sigurado mararanasan mo rin po yung mga obstacle. Okay? Kumbaga parang ramdam mo sa sarili mo, pinapil mo na sa sarili mo yung 100% na effort na ginagawa mo, and yet hanggang ngayon wala ka pa rin resulta. Tama? One year ka na nagni-network, wala ka pa rin resulta. Humataw ka pa rin another years, 2 years na ka nang humahata, wala ka pa rin resulta. Binigay mo na lahat ang effort mo, ipinokus mo na, itunodo mo na, pati patot panabla, wala pa rin resulta. After 3 years, nag-effort ka na naman, humataw ka na naman, wala ka na naman resulta. Diba? Still, ganun pa rin yung resulta mo. Abay, grabe. Humataw ng humataw hanggang inabot ng 4 years, 5 years. Aba, grabe naman, 5 years na wala ka pang resulta. Aba, pag nag-quit ka, nakakahiya na po yan. Tama? So, kailangan po, tuloy-tuloy mo na, ipakita mo na kaya mo. Ibigay mo na, itodo mo na. Okay? So, kailangan lang maging positive lang po tayo all the time. Okay? Ayan. So, stumbling. Okay? So, ano ba yung mga hadlang na nangyayari po sa atin kapag tayo ay nag-network? Yung katulad din po nung sinabi ko kanina, kumbaga parang nahihirapan talaga yung iba kasi walang panggalaw. Okay? Walang pang mobilize. So, yun po yung napakahirap talaga. Ano po? Actually, ma'am, sir, napakaswerte nga po natin dito kay Opti. Alam niyo kung bakit? Kasi kung mapapansin niyo po, yung iba kasi ang daming dahilan ni cause, kasi ganito-ganito, wala akong pera, wala akong pamasahe, wala akong panggalaw. So, wait lang. Okay. So, napakaswerte nga po natin dito kay One Opti. Alam niyo kung bakit?
Kasi kung mapapansin nyo po, kapag naging distributor ka, sa upon entry pa lang, panalo-panalo ka na. Sa halagang 3,988, 4,200 po work o product yung makukuha mo. Then, after nun, kapag na-encode ka na, up to 43% discount. So kung mapapansin nyo guys, sa kay Opti po, sobrang laki ng discount natin. So bakit nga ba si Chairman nagbigay ng malaking diskwento para sa mga distributor? Isa po kasi yun sa pamamaraan para magkaroon ka po talaga ng paraan para magkaroon ka ng panggalaw. Bakit? Bilang distributor, magkano mo na lang mabibili yung Opti Juice? Di ba 200 pesos na lang? Ibenta mo ng 350. Di ba 150 po yung tubo natin? So doon pa lang po, panalong-panalo na tayo. Kaya nga po i-design yung discount natin sa malaking discount para magkaroon po tayo ng pambenta ng product para malaki yung tubo natin. So doon po tayo kumuha ng panggalaw. Okay? So dapat handa ka po sa mga balakid na dadaanan mo talaga. Okay? Kasi networking po, nako, napakahirap po talaga dito. Pero work it. Pag ginawa mo po siya ng tama, basta magtuloy-tuloy ka lang, kahit mabagal, panigurado, makakarating ka sa patutunguhan mo. Makukuha mo yung success mo. Okay? Letter C. Number 3 na po tayo. Letter C na tayo. Create a positive mental pictures. Okay? So, ibig sabihin guys, kung ano po yung mga pangarap mo. Like, ako po, tinan nyo ha. No, ako nag-start dito, siyempre, lahat ng pangarap ko talaga, binanggit ko na. Okay? Time and financial freedom. Okay? Lahat na yan, nandiyan na po lahat yan. Okay? Car, kotse, cars, tapos house and lot, travel, savings, so nandiyan na po yan. Okay? So, kumbaga parang, guys, ganito yan eh. Nung ako po yung nag-start kay Opti, siyempre, gusto kong magkaroon agad ng sasakyan. Okay? So, nung nag-commute pa po ako, kumbaga parang yung mga sasakyan na gusto ko lagi kong araw-araw na nakikita. Like for example, unang sasakyan, ano yon? Kotse. Noong nagko-commute po ako, laging nakikita ko si araw-araw, balang araw magkakaroon ako ng kotse. Okay? So araw-araw ko siyang nakikita, araw-araw ko siyang binabanggit sa sarili ko na magkakaroon ako ng kotse. Yun pala magkakatotoo. Okay? The more na nakikita mo yung mga future, yung mga gusto mong mangyari, okay? Nagkakaroon po siya ng positiveness sa sarili natin. Okay? So gagawa ka ng paraan. Okay? So kumbaga parang ganito yan guys eh. Dati kasi, ang sabi ko sa sarili ko, panahakita ko ng kotse na gusto ko. Sabi ko, kailan kaya ako magkakaroon ng kotse? Diba? So yun ang laging binabanggit ko, kailan kaya ako magkakaroon ng kotse? So ibig sabihin po, nag-aantay lang ako na magkaroon po ako ng kotse. Nag-aantay lang ako na magkaroon po ng gusto ko. Hindi pala dapat ganun. Dapat ang tanong mo pala sa sarili mo, paano ako magkakaroon ng kotse? Paano ako magkakaroon ng ganyan? 'Di ba? So ibig sabihin po, pag nabanggit mo na kung paano, ibig sabihin kailangan may gagawin kang action para makuha mo siya. Tama ba? So dapat po lagi paano, hindi kailan. Paano ako magkakaroon ng ganyan para mag-take ka ng action. Okay? Tapos ayan, katulad niyan. Kumbaga parang yun. Nung nag-start po kami dito kay Opti noon, yung mga unti-unti na nagkakaroon ng mga sasakyan, una naglabas ng sasakyan si Sir Gab, Sir Lester, Sir Hans, si Mama Marie Chris, etc. Ano po? So siyempre, ang ginagawa ko pag may bagong labas na sasakyan, pag may maglalabas na sasakyan, sumasama ako. Para kumbaga parang pag ini-aim ko sa sarili ko na kunwari ako na po yung naglalabas ng sasakyan, ang ginagawa ko, pagbukas ng kotse na bago, inaamoy ko siya. Inaamoy ko siya, wow, grabe, ganito pala ang amoy ng bagong sasakyan. Diba? So sabi ko, grabe pala talaga, napakabango ng bagong sasakyan. Ang sarap amoy-amoyin. So sabi ko, napipicture ko sa sarili ko, anak ko, soon magkakaroon ako ng ganito. Which lahat po nagkatotoo po. Binubuang ko yung sarili ko sa mga resulta na gusto kong makuha ko. Yun po yun. Buangin mo yung sarili mo sa mga gusto mong resulta na gusto mong makuha. Okay? Tapos, so dapat lagi mo pong naririnig sa mga taong positibo, nakikinig ka, okay, nakikinig ka ng mga story na magaganda, ano po,
So dati nga, nung ako po ay nagsisimula sa network industry, lagi po akong nanonood ng mga motivation, yung mga successful na tao sa ganitong negosyo, ano ba yung pinagmulan nila, ano ba yung ginawa nila para nagkaroon sila ng business, nagkaroon ng maganda resulta. So ginaya ko lang. Actually guys, ang network business po, copy system lang yan eh, copy business lang yan eh. Pag magaling kang manggaya sa ganitong pang-inegosyo, sigurado magkakaroon ka ng resulta. Okay, next, number 4. Grabe po. Ayan. So again, letter C. Clear your mind and self-doubt. Okay. Distrust. Kinakailangan, ma'am, sir, mismo sa sarili mo pa lang po, tanggalin mo na yung duda mo. Diba? Sumali ka na kay Opti, duda ka pa rin na hindi ka, duda ka pa rin na magkakaroon ka ng resulta. My God. Dapat hindi po. Dapat kahit wala ka pang resulta, huwag mong pandudahan yung sarili mo. Diba? Dapat kiniklaim mo na agad. Tanggalin mo yung duda mo. Kawalan mo ng tiwala sa sarili mo. Tanggalin po natin yan, okay? Yung pag-aalinlangan na gagawin po natin si business, pag-aalinlangan na umalis araw-araw, pag-aalinlangan na humarap sa tao, pag-aalinlangan na humarap sa mga client. Naku po, dapat tinatanggal po natin yan. Okay, letter E, embrace the obstacle. Okay, so dapat po mahalin, tanggapin, i-embrace po natin yung mga mararanasan po natin na obstacle po dito. Tandaan nyo guys, sa pag-network po, maraming problema po nadadaan sa inyo. Ako na lang po. Okay. Ako na lang. Di na tayo lumayo. Ako na lang po eh, nung nag-start po ako dito, sobrang laki po ng problema. Bakit? Ako lang po ang positibo. Yan, kahit naririnig po ng asawa ko, nandiyan, nakikinig po siya ng training. Ako lang po yung positibo na magkakaroon ako ng resulta. Ako lang yung positibo na gusto kong pumasok sa ganitong negosyo. Walang support. Kapatid, kamag-anak, walang support. Asawa, walang support. Bakit? Negative kasi sila. Okay. So doon pa lang po, tinanggap ko na sa sarili ko na kapag ako pala'y nag-networking, kapag pumasok pala ako sa ganitong negosyo, yun pala yung mararanasan ko. Puro problema. Diba? Puro problema yung mararanasan ko. Kailangan kong tanggapin yung problema na yon. Kasi yung problema na yan, kailangan masolusyunan ko. Diba? So ngayon, nung nasolusyunan ko yung problema na nararanasan ko at mararanasan ko pa, doon po unti-unting nag-twist yung buhay namin. Doon po unti-unting nag-twist yung mind po ng mga kasama ko sa bahay. Okay? So nung nagkakaroon na ako ng kaunting resulta, doon po ako nagkaroon ng suporta nila. Unti-unti na po sila nagiging positive, kaya medyo magaan na po gawin yung negosyo. Okay? So may mga barrier talaga na mararanasan ka sa pag-network. Sobrang dami po. Okay? Yung tipong aalis ka na ng bahay, yung tipong nag-aantay na yung client mo, magko-commute ka lang, biglang bumagsak yung malakas na ulan, hindi ka tumuloy, nag-antay po yung client mo, ay sayang naman, agila pala. Ay di hindi mo pinuntahan. Ay di hindi na nag-pay-in, sa iba nag-pay-in. O, diba? So marami po talaga na mga obstacle, mga problem na mararanasan mo, which is kailangan mo lang siyang tanggapin. Okay? Kailangan mo tanggapin. Bakit? Sa pag-ninegosyo po na ganito, party po yun para makuha mo yung success mo. Okay? Letter S, stay focused. Ayan. Ayan. So ito po, marami din sigurong madadaanan dito. Okay? So ma'am, sir, Optimians, okay? Stay focused na po tayo. Okay, wag na tayong tumingin pa sa iba. Nandito na lahat eh, 100% eh, ibinigay na po sa atin ni Lord, ibinigay na po sa atin ni Chairman. I-focus po natin, mag-effort tayo, ibigay na po natin, itodo na natin, pati patot panabla. Grabe po, sobrang ganda po ng company natin. Okay? And concentration and motivation. Okay, so mag-concentrate ka na lang po araw-araw sa mga ginagawa mo. Okay? And then, kailangan stay focused at kailangan namumotivate mo rin po yung sarili mo. Okay? So, mabilis na po tayo. Medyo napahaba ako dito sa first topic ko. Okay? So, letter S, next. Show the world you can do it. Okay? So, kinakailangan, ma'am, sir, the more po na maraming nang re-reject sa'yo, the more na maraming nagtatawa po sa inyo, kinakailangan yung mga nagne-negative, nagdi-discourage po sa inyo, lagi nyo pong tatandaan, dapat hindi sila yung mananalo. Dapat tayo. Okay?
Kasi once na nag-start ka po dito kay Opti, humataw ka. At marami nagsasabi sa iyo, nako, walang mangyayari sa iyo diyan, networking 'yan. Darating ang time, babalik ka rin sa pagiging empleyado, darating ang time, mangungutang at mangungutang ka pa rin, hindi ka yayaman diyan. Okay? So dapat alam mo na po mismo sa sarili mo, ipakita mo sa mga kasamahan mo, ipakita mo sa buong pamilya mo, ipakita mo sa buong mundo. Okay? Na kaya mo, itodo mo. Okay? So napaka-importante po nun. Ipakita mo, itodo mo na. Yan. Next tayo. Ayan. So dito na po tayo. Ayan. Medyo natagalan po ako doon. So why networking? Ayan. Ayan. So bakit networking po ang kailangan natin piliin compare sa pagiging empleyado? Okay, kasi siyempre naman po, naranasan ko ang pagiging empleyado. Talagang walang pagyaman. Ano po, lalo na sa mga katulad naming high school graduates. Still, wala po talaga. Suntok sa buwan bago kayo mama sa pag-networking. Okay. So bakit, sa pagiging empleyado, sorry. So why networking? Okay. Sa networking po kasi, sarili mo ang boss. Okay? So be your own boss. Dito po kayo sa networking. So boss po tayong lahat dito. Ayan. So napaka-importante po dito na talagang sa networking, sorry, sarili mo ang boss. Okay? So pantay-pantay po tayo dito. At syempre sa networking po, big money versus small money. Ayan. Tingnan niyo po ha. Pagkumparahin na lang po natin sa networking versus po sa, halimbawa, magtatayo ka ng isang malaking negosyo, di ba? O gusto mo magkaroon ng malaking income. Sa networking po kasi, napakaliit lang nung negosyo, nung puhunan na kailangan mong ilabas dito. Kumpara naman po sa magtatayo ka ng isang traditional business, grabe po. Okay? Napakalaki ng puhunan. At syempre sa networking po, napakaliit ng puhunan pero pwede kang kumita ng malaki. 'Di ba? Pwede kang kumita ng malaki. Pasinin niyo, Ma'am Sero, 3988 lang ang puhunan natin dito kay Opti. So nagkaroon po kami ng maraming resulta. Kotse, bahay, sa halagang 3988 lang po. Okay? At syempre, ang networking po, legacy or pwede mo siyang ipamana. Ayan, kanina lang po, may nagtatanong po sa akin. Okay? Ayan. Coach Rick, papaano po yun? Meron kasi kaming member na namatay. Ayun po. Paano daw po kukuha yung cheque niya? Okay, matatransfer po ba sa pangalan ng kapatid o ng nanay o ng tatay yung pangalan ng account? Okay, hindi po matatransfer yung pangalan ng account. So ngayon po, ang mangyayari po dyan, halimbawa, kumikita po yung account niya. Pwede pong kuhanin ng mga kamag-anak basta meron po tayong katunayan na yung member po na yon ay namatay. So kailangan lang po ng death certificate. Kung talaga nakapangalan po sa kanya yung account, pwede pong kuhanin ng mga naiwan o ng mga kamag-anak, halimbawa nanay, tatay, kapatid, anak, sila po ang pwedeng kumuha ng pera nung kita ng account. Pero yung sasabihin po na papalitan po ng pangalan, ipapangalan doon sa isang kapatid dahil namatay na po yung isa, hindi po. Okay? So kailangan lang po ng death certificate, okay, na pwede pong kuhanin yung income. Okay po? So, why networking? So, pwede mo siyang gawing part-time. Okay? Pwede mo siyang gawing part-time. Kumbaga parang, karamihan naman din talaga na nagsisimula sa ganitong negosyo sa networking is part-timer lang. Kumbaga parang extra income, dagdag income po dun sa pagiging empleyado mo, sa kinikita sa pagiging empleyado, pwede mo siyang gawing part-time. After work, halimbawa, ako tingnan nyo, ma'am, sir. No, ako po yung nag-start dito, ang goal ko araw-araw, may kakausapin na tao. That time po, 2:30 to 11:30 ang pasok ko sa pagiging empleyado. Okay? Ang pinakamaaga, ang pinakalate na alis ko ng bahay, alas 9 ng umaga. Kahit 2:30 pa po ang pasok ko. Kasi meron na po agad akong tao na kakausapin, may mga appointments na po ako. Okay? Kasi part-time ko lang pong ginagawa si Opti. 2-3 oras sa umaga, after po no, may kinausap akong tao, pasok na sa trabaho. Tapos after po ng work, lalabas ako na 11:30, 12 or 1 a.m. Meron pa po akong kakausaping tao kasi part-time. Okay, namamanage ko po yung oras. So sabi ko, sige, set po tayo ng ganitong oras kasi ako po ay part-timer na ginagawa tong business. Okay, so gawa po tayo ng paraan. Okay, tapos ang maganda po dito sa networking is mobilize. Okay, mobilize po siya, mobile business.
Okay, pwede mo siyang dalahin kahit saan ka magpunta. Tama? Pwede kahit ka nasa eroplano ka, may makatabi ka lang na tao, pwede mong ikwento, kahit magpunta ka ng abroad, basta member ka, basta marunong ka mag-present, kahit saan ka magpunta, pwede mong gawin yung business. Okay, time freedom. Okay, so ang kagandahan lang sa networking, ma'am, sir, hawak mo talaga yung oras mo. Depende na po sa'yo kung paano patatakbuhin yung business. Okay, wait lang po. Ayan. So, time freedom. May kalayaan ka talaga pag ikaw po ay nasa networking. Financial freedom, ayan. So, yun po, talagang dati, nung empleyado, sobrang comfort zone. Ano po? So, napakahirap, gustuhin mo man umuwi ng probinsya, dahil December, makapiling mo yung mga mahal mo sa buhay, Pasko, ano po. So, hindi ka makauwi-uwi. Bakit? Bibigyan ka lang ng leave ng trabaho mo, 2 hanggang 3 araw. Diba? So, wala ka talagang oras. So, ang kagandahan lang sa networking, time and financial freedom, magkakaroon ka talaga. Okay? And secure, security. Ano po? So, secure po tayo dito kay Opti. Okay? So, magiging secure tayo lalo na, ma'am, sir, lalo na pag talagang lumalaki na po yung income mo. Ay, nako, grabe po. Sobrang sarap pala talaga na kumikita ka ng 100, 200, to 300,000 per month. Grabe po, lalo na sina Cold Sands. Grabe yan. So, sina Sir Hans, si Sir Gab, Sir Lester. Ayan, sobrang gaganda po na kinikita talaga. Okay? Eh kami po naman siyempre nagsimula lang din sa wala. Nangarap lang na magkaroon lang ng kita weekly 3,000. Pero hindi po, hindi yun yung nangyari. Talagang triple-triple pa po. So, napakaganda talaga ibinigay po sa atin ni Chairman yung napakagandang opportunity. Okay? Next. Okay, why Opti? Ayan, so be proud po. Okay, bakit Opti ang kailangan talaga natin piliin? Yes, maraming networking business sa labas. So maging proud po tayo dahil nandito tayo kay Opti. So bakit Opti? Ayan. So very effective po, napakaganda talaga ng products natin. Okay? So napakarami po nating testimony. Alam nyo guys, sa pag-network po, pinakamasarap pala na nangyayari dito. Yes, oo, ginagawa mo si business, malaki na grupo, kumikita. Ang isa pala sa pinakamasarap na yung tipong marami kang makakasalubong na tao na dating nakagamit na ng product dahil po sa iyo, kumbaga parang laki ng pasasalamat nila. Talagang hopeless na, talagang malala yung karamdaman, pero nung nasubukan po yung produkto natin, sobrang laki po ng pasasalamat. Bakit? Sobra at very effective po talaga ng produkto natin, 'di ba? So marami gumagaya, marami mga network company naglalabas po ng mas mararami ingredients, pero grabe po, hindi pwedeng gaya, hindi kayang gayahin yung produkto natin. 15-in-1 mix, o di ba? Meron po siyang 15 sangkap na binubuo ng Buamera, barley, maca, spirulina, wheatgrass, mangosteen, goji berry, pomegranate, grapes, turmeric, chlorella, moringa, graviola, stevia, and acai berry. O di ba? So napakarami po ng sangkap natin. Super antioxidant po niyan. Talagang very effective, sobrang galing po. At talagang ang dami nagtetestimony po sa produkto natin overnight. Di ba? Ang ganda ng resulta. Marami po tayong mga testimony dyan ng mga malalaang diabetic, okay? Na halos puputulan na ng paa, halos wala ng paningin, malabo na. Ano po, dahil po sa produkto natin, after taking 2 to 3 bottles, 10 bottles, talagang sobrang ganda po ng resulta. Ano po, napakarami, high blood, diabetes, tumor, stroke, uric acid, nako, napakarami po nating testimony. Okay? Huwag po nating ikahiya na i-share po yung produkto natin. Okay? Napakaganda po ng product natin. Then, marketing plan. Okay? So, about po sa marketing plan po natin. Grabe po. Okay? Napakaganda po ng marketing plan po natin. At aralin po natin yung marketing plan po natin. Ang sarap na ilatag ng marketing plan natin, lalo na kapag networker po yung kaharap. Sobrang ganda ng marketing plan po natin. Bakit? So one side policy o one leg lang, kumikita na po tayo at the same time infinity. So ang good thing din po do sa binary system natin, point system. 'Di ba? Unlike kasi sa iba, package to package, sa atin po point system. Ano po, so kahit round ball lang po yung package, yung silver, gold, platinum, so may points po na dinadaanan, automatic kumikita ka pa rin po. Okay? Good culture. Ayan. So ito po sa pinagmamalaki po natin dito kay Opti. At hindi lang tayo yung nagsasabi. Hindi lang mismo sa sarili natin na sinasabi natin. Maging galing po talaga sa tao. Maging ako po na experience ko sa iba't ibang grupo na pinupuntahan ko sa mga grupo ko po na may mga experience din po sa ibang network company.
sabi nga nila, iba ang kultura po ni OPT. Tulungan system talaga. Walang cross-line. Grabe po, napakaganda po ng kultura. Tulungan system. Kahit hindi po magkakagrupo, lahat po yan welcome. Ano po? So napakaganda po, ipagmalaki po natin yan. Then yung management po natin, ayan. Ay nako, sobrang bait po ng may-ari natin. Chairman, maraming salamat po and we love you po. Grabe po. Salamat po sa napakabutihing puso po ninyo. Ma'am James Perez, Vice President, maraming salamat po. Stay, happy birthday nga po pala, Mami James. Happy birthday po. Ayan. At syempre, nandyan po ang ating Ma'am April. Napakabait po. At sa lahat po ng staff po natin sa OPTI. Ayan, napakababait po ng management natin. At syempre, ang ating pong training director. Nandyan po ang training director po natin, si Coach Hans. Talagang napakabait, napakamacho, napakagwapo. Ano po, very humble. Ayan, Coach Hans, maraming salamat po sa mga turo mo niyo po sa amin, sa mga trainings. At syempre po, none other than po ang ating pong marketing director, wala pong iba at ang pinagmamalaki po ng buong Team Spartan. At pinagmamalaki ko po, kapatid. Ayan, Upline Gab Castillo po, marketing director. Grabe po, sobrang bait mo po. Napakaraming tao na natutulungan mo. Sobrang bow po ako sa inyo, napaka-proud po na... Sobrang proud po ako sa inyo. Napakabait niyo po. Maraming salamat po dahil dinala mo po kami kay OPTI. Okay. At syempre guys, bakit kailangan si OPTI? Yung timing, oh, di ba? Still, napakaganda po ng timing natin dito kay OPTI. Tingnan niyo po ah. Balikan po natin nung simula po natin tayo nagsimula dito kay OPTI. Year 2017, okay? That time po sobrang hirap. Bakit? Isa lang office natin. Quezon City. Kami po na nag-start po dito sa Laguna, sa South. Ang hirap po that time. Kasi unang-una, nagsisimula kami dito, pare-parehas kaming walang pera. Pumupunta po kami ng head office para makabili ng product. Bakit? Walang mega center sa mga bayan-bayan, sa mga province. Okay? Walang mobile stockies. Kasi bago pa lang po, nag-start pa lang eh. Ano po? Kasi noon, talagang ang hirap po magsimula. Year 2017. Pero, ngayon po, sobrang gaana. At sabi ko nga po, ito po yung timing na sobrang ganda ng pagsali dito kay OPTI dahil nasa pioneering stage po tayo. Coach Rick, paano mo po ba nasasabing pioneer ang isang network company? Alam niyo po, yung first 2017-18-19, yan po yung pinakang ano, hindi po isinasama sa bilang yan. Bakit? 2017-18-19, yan po yung pinaka-struggle po ng company. Okay? Yan po yung pinaka-struggle at pinakamahirap makakuha ng tao. Pinakamahirap makapagpasali. Bakit? Wala kang matuturong office. Wala kang matuturong testimony. Wala kang matuturong magandang result. Walang kumikita ng malaki. Tama? Kaya ngayon guys, tingnan nyo po ah. Yung timing po ng pagsali ngayon kasi nasa pioneering stage po tayo. Tingnan nyo po ah. Ito po talaga doon sa mga bago. Sa mga bagong sali pa lang at doon sa mga... matatagal na rin ang member na hindi pa po alam yung good timing po ng pagsali sa network business. Ano po? Alam niyo po ba ang isang network company po, pag nag-edad po yan ng 10 years pataas, ang tawag po dyan is plateau stage. Di ba? Ibig sabihin po, plateau, stability po siya ng company. Pag ang isang network company po, pag umedad ng 10 years pataas, hindi na po yan basta-basta babagsak. Bakit? Stable na yan eh. Marami na silang mga branches sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Okay, napakarami na po nilang members. Million of members na po sila. Stable na po sila, 10 years pataas. Nga lang, pag sumali ka sa ganyang stage, 10 years pataas, tagapalaka ka na lang. Kikita ka pa rin, nga lang, bariya-bariya na lang. Tama po? Okay, so dapat talaga, nandun po tayo sa perfect timing. Okay, ang isang network company pala, pag umidad yan ng 5 to 9 years, ang tawag po dyan is momentum stage. Momentum, ibig sabihin po, 5 years pataas, kahit di ka na gumalaw, kahit di ka na humataw, naka-momentum ka na. Bakit? Sobrang laki na ng grupo mo. Sobrang ganda na, sandamakmak na leaders ang nasa baba mo. Kahit di ka gumalaw, kahit di ka humataw, may time freedom ka na, ano po, automatic, nag-earn na po ng malaking income yung account mo. Bakit? Momentum eh. Diba? Limbawa, nasa momentum stage ka na, nagbakasyon ka sa abroad. 1 month ka doon. Okay? Pagbalik mo ng Pilipinas, pag-check mo ng dashboard mo, wow, million na naman ang laman. Momentum, di ba? So tuloy-tuloy na po yung income mo, hindi na bumababa, pataas pa ng pataas.
Okay. So ano ba yung pinakamagandang timing ko sa pagsali sa isang network? Ang isang networking company po, pag umedad ng 1 to 4 years old, ano po, yun po yung pinakamagandang timing, pioneering stage. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo eh, still nasa pinakamagandang timing po ng pagsali natin dito kay Opti. Bakit? Nasa pioneering stage pa lang po tayo. Mag-3rd year anniversary pa lang po tayo this coming March, year 2022. Okay? Ito guys, wag na wag po kayong papayag na hindi kayo makabili ng ticket. Okay? Sino-sino pa sa inyo ang walang ticket? Okay? First time in history po sa network industry. In 3 years po, 3 years anniversary po na isang network company, may mga parapol na ganyang kagaganda. Ano po yan? Okay? Sa mga hindi pa po nakakaalam, sayang wala akong hawak na ticket nandun po sa kotse. Okay? So, doon po sa mga wala pang ticket, sa halagang 1,000 pesos lang po, bili na po kayo ng ticket. Okay? Ay, Sir Rick, matagal pa naman po yung anniversary. Baka po next year na kami bumili. Hindi po. Baka magkaubusan, baka maubusan po kayo ng ticket. Dapat meron na po kayong ticket, lalo na yung mga members na. At yung mga members na po, huwag kayong papayag na hindi makabili ng ticket yung buong pamilya mo. Dapat buong pamilya mo po, maibili mo ng ticket at maisama mo sa anniversary. Lalo na yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin na hindi po positibo sa ganitong negosyo. Dapat bigyan mo sila ng ticket, libre. Okay? Isama mo po sa anniversary natin. Bakit? Ipambubang mo lang sa kanila yung chance na manalo sila. Ano yung mapapanalo na? Siyempre, brand new Toyota Fortuner, brand new Toyota Wigo, brand new Vios, at meron po tayong NMAX na motor. So doon pa lang po, ma'am sir, sa halagang 1,000 pesos, yung chance mo na magkaroon po ng sariling sasakyan, brand new po, tax-free. Okay? Pwede pong mapasa inyo yan. Pwede pong mapasa. Ako, actually guys, ako ah, talagang mamumuhunan po ako dyan. Bibili ako kahit mga 100 tickets. Lahat ng mga kamag-anak ko, paapa-attendin ko po. Bakit? Kasi yung chance po na mapapositive mo sila, ano ba talaga yung ginagawa mo dito kay Opti? Ano o meron kay Opti? Yun po yung maganda doon. Okay? So dapat huwag kayong papayag na hindi makabili ng ticket. This coming 3rd year anniversary po, pioneering, still pioneering stage pa rin po tayo dito kay One Opti Lifestyle International. Napakaganda pa rin po ng timing. Okay? Ayan. Nakakauho pala mag-talk. Okay? So, guys, nandyan pa po ba kayo? Ayan, type 1 nga po. Kung nandyan pa po lahat, kung marami pa po nakikinig, baka yung iba po natutulog na. Type 1 nga, please. Ayan. So, maraming salamat po. Ayan. So, tuloy-tuloy lang. Ayan. So, ABCD concept. Ayan. So, number one po, ma'am, sir, dito kay Opti, dito sa ganun yung attitude. Okay? So, ano-ano ba yung attitude? Kung mapapansin nyo po, yung attitude na yan, bawat letra po, may number na katapat yan. So, A, number 1, 20, 29, 21. So, kung susumahin nyo po, yung attitude na yan is 100%. Diba? Ayan po, sa mga nagsusulat po, sige po, pakisulat na lang po. Para at least mapag-aralan niyo po ito. So napaka-importante pala talaga sa ganitong pagninegosyo, yung attitude ang pinag-uusapan. Ano po? Ayan. So 100% attitude po ang pinag-uusapan natin dito. Ano-ano ba to? Okay, dito muna tayo sa bad attitude. Ayan. Bad attitude. Sorry. Eh kasi. Ayan. So ito po yung mga bad attitude po na ginagawa po ng mga karamihan. Eh kasi. Ano po? Kumbaga parang napakaraming dahilan. Eh kasi upline, partner, tara, attend ka po ng training. Punta tayo ng head office. Eh kasi upline, sobrang lakas ng ulan. Hindi po ako makakasama kasi, ang lakas po ng baha dito sa amin. Tara, punta tayo ng head office kasi may event po tayo na ganito. Eh kasi upline, sobrang init. Eh kasi wala po akong pamasahe. O, di ba? Puro kadahilan. eh kasi ka na lang. Ano po? Ayun. So, part, tara, attend ka ng training. Ay, nako, upline. Training na naman. Alam ko na yan. Di ba? Paulit-ulit na lang yung training na yan. Alam ko na yan. Ay, di sana kung alam mo, i-apply mo na sa grupo mo para makapag-duplicate ka ng maraming leaders. Di ba? Okay? So, huwag kang acne. Okay? At syempre, pride. Ayan. So, yung may mga pride po. Ito, dito talaga tayo nagkakatalo eh. Di ba? Ayan. Nung nagsisimula ako, yan naalala ko, nung nagsisimula po ako dito kay Opti, siguro mga ilang months pa lang yun, mga 5 months to 6 months,
Alam niyo po, nung nag-start kami dito, siyempre, pare-parehas pa po kami, hindi pa marunong mag-talk, okay? Hindi pa marunong magsalita sa harapan. May mga members po na pumapasok na case yung sila daw po ay speaker sa mga pinanggalingan nilang network company. So, tinuturoan kami na dapat ganyan ang yabang-yabang, di ba? So, kumbaga parang nagyabang na wala pang ang resulta. Kaya ngayon, asan siya ngayon? Wala na siya kay Opti. Ikaw lang kung saan na napunta. Ano po? So, yung pride. Siyempre, unang-una yung pride. Dapat po tanggalin natin yung pride. Okay? Ayan, si Coach Rick, high school graduate lang yan. Siya yung nagtitraining. Ay, hindi ako makikinig yan. Bakit? Cum laude kaya ako. Attorney kaya ako. Engineer kaya ako. Antas kaya ng pinag-aralan ko. High school graduate yung nagsasalita. Di ba? Hindi ako makikinig yan. Di ba? So, ayan, matapakan yung pride. Okay? So, ito po, bawal yung tatlong ay. Ayan. Okay? So, bad attitude. Bawal na po yung tatlong ay. Ano to? Inis, inip, inggit. Ayan. So, huwag kang mainis. Huwag kang mainip. Huwag kang mainggit. Okay? So, huwag kang mainip dahil wala ka pang resulta. Ayan. So, huwag kang mainggit dahil kumikita si upline. Gawin motivation. Yung kinikita ni upline na malalaki, maganda resulta. Huwag kang mainggit. Gawin mo motivation siya. Okay? Dapat, kumbaga para isipin mo, ano ba yung ginawa ni upline para magkaroon din ako ng resulta na gatulad ng sa kanya. Okay? So, huwag kang maingit. Gawin motivation po yung mga result na yan. Okay, next, mabilis na po tayo. Ayan, so nasa good attitude tayo. Ano ba yung mga good attitude? Okay? So, kailangan maging yes upline attitude ka. Okay? So, yes upline attitude, humble, teachable, and productive. So, maging humble ka lang. Okay? Dapat marunong kang turuan, marunong kang matuto, mabilis kang matuto, at maging productive ka araw-araw. Okay? So, napaka-importante po niyan. Lalo na ang yes upline attitude. Okay? So, tuloy-tuloy na po tayo. Mabilis lang to. Okay, gutom na po ba? Okay, type 2 po. Number 2, yung lahat ng gutom na. Ayan. Oy, walang nagta-type. So, hindi pa sila gutom. Ayan. Type 3 nga po, yung mga inaantok na. Kasi may nakikita ako nakahiga, may nakikita ako nakapikit. Ano po? Sigurado yung mga naka-off cam dyan, natutulog yan. Diba? So, pabukas nga ng camera nyo. Ayan. So, gising-gising po para may matutunan po tayo. Okay. So, nandito na po tayo sa bilip. Ayan. Okay. Sa mga magsusulat po, ayan. Isulat nyo na lang po. Okay. So, unang-una po, kanino ka ba kailangan magtiwala? Okay. Yung belief system, siyempre kay God. Okay. So, kung tutuusin, ma'am, sir, hindi po, wala po talagang ibang magaling dito sa mundo. Hindi magaling yung produkto natin, hindi magaling yung company natin kung wala po si God. Siya po talaga yung pinakamagaling. Siya po talaga yung una sa lahat na kailangan po natin salamatan. Ano po, kasi kung wala po si Lord sa buhay po natin, lahat po tayo ay wala sa mundo. Ano po, siya po talaga yung pinakamagaling. At tayo po, very thankful po tayo kasi tayo po yung ginawang kasangkapan ng Panginoong Diyos para makapagbigay o makapaghatid po ng magandang opportunity sa maraming Pilipino o sa maraming mamamayan na nangangailangan po ng ganitong produkto, ng ganitong opportunity. Okay? So, siyempre, yung tiwala mo sa company dapat na 100% yung belief system mo dito sa company na pinagtatrabahuhan po natin. Ibigay mo na todo. Okay? Siyempre, yung belief system mo rin po sa product, ayan. So, kumbaga parang hindi pa 100% yung belief system mo doon sa product. Napatunayan mo na sa sarili mo na yung karamdaman mo na lunasan po ng produkto, tapos ikaw nag-aalinlangan pa na i-share po sa iba. Ay, kasi baka i-share ko sa iba, malala yung karamdaman mo, baka lalong lumala. Diba? Subukan mo kasi sarili mo na nga, nasubukan mo na effective yung product. Maganda. Huwag ka na mag-atubili na i-share po sa iba kasi natural po yung produkto natin. Wala po siyang side effect po sa mga gagamit nito. Okay? So, napakaganda po ng product. Then, yung complan, yung bilip po natin sa complan. Minsan, guys, dun sa ibang nagtutok, lalo na dun sa mga baguhan at mga hindi pa masyadong expert sa marketing plan sa pag-present po ng complan natin. Ano po? Ma'am, sir, hindi naman po kailangan na sobrang galing mo mag-present. Hindi mo naman kailangan ipakita na magaling kang mag-present. Importante lang po mailatag mo siya at maintindihan ng tao nung kinakausap mo. Bakit?
kung may iintindihan lang po kung paano mo ilalatag, paano sila kikita, paano sila magme-member, paano sila makaka-discount, hanggang ilan lang ba yung pwede kong kitain araw-araw, ano ba yung magiging pairing bonus ko sa silver, sa gold, sa platinum. Importante guys, maintindihan lang po nila yung marketing plan. Kasi yung belief po natin sa company natin, sa marketing plan pa lang po, grabe po, sobrang panalo na tayo dyan sa marketing plan na yan. Okay? So marami na pong magaya sa complan natin. Still, tayo po ang original na nagsimula po ng infinity, one side. Grabe po, kumikita ka na. Kahit kaliwa lang o kahit kanan lang. Infinity pa. Okay. At syempre, ma'am, sir, yung belief system mo po kay upline. Okay. So, minsan kasi, dito nagkakatalo. Ayan. So, si upline kasi, ulitin ko lang. Si upline kasi, ba't ako maniniwala dyan eh? High school graduate lang dyan. Wala akong belief dyan kay upline. Ano po? Still, ma'am, sir, dapat po yung tiwala mo po, yung belief mo kay upline, hindi po dapat mawawala yan. So, doon pa lang po, always magpasalamat ka kay upline. Dahil dinala ka kay Opti. Doon pa lang po, sobrang panalong-panalo ka na. Belief system mo po, o kay downline, crossline, and siyempre sa sarili mo. Okay? So dapat po, 100% yung belief system mo kay God, company, product, complan, upline, downline, crossline, and siyempre sa sarili mo rin po. Tama po ba? Okay, may tiwala ka nga sa ibang tao. Diba? Sa sarili mo naman wala. O paano ka makakapag-encourage ng tao kung mismo sa sarili mo wala kang tiwala. Okay? Okay, next. Ayan, three kinds of commitment. Ayan, so paulit-ulit lang po natin ginagawang training to. Okay, so ano-ano ba itong tatlo na to? So number one, I'll try is a very little or no commitment at all. Ibig sabihin po, kumbaga parang yung iba, ay sige, subukan ko nga mag-join ako. Ito matindi nung nag-join, wala lang. Okay, so nag-member lang. Ginamit lang yung product, pinamigay lang, wala lang. Hindi siya bigay ng commitment. Diba? Yan talaga halos walang commitment. Yung tipong sumubok lang. Okay? So number two, I'll do my best. What if your best was good enough? O parang kanta yun. Diba? So number three po ang pinaka dapat nating attitude o yung commitment. Okay? I'll do whatever it takes. Okay? So yan po dapat. Yan po yung pinaka strongest form of commitment. Okay, kumbaga parang sabi nga ni Upline Lester, ito naalala ko na naman, nung nagsisimula po kami dito, ay talagang grabe po yung tao na yan, idol na idol ko po yan. Upline Lester, grabe po, I'll do whatever it takes, patay kong patay talaga, trabawin ko si Opti. Kaya naman po, ganyan kaganda ang resulta po ni Upline Lester. Gusto ko na makita yung bagong-bagong pinapagawang bahay niya. Grabe po, work magkano yun? Hindi ko na sasabihin. Ano po? So, soon, makikita po natin yung magandang bahay niya. Okay, next. Ayan. Doubt and fear. Ayan. So, number one, guys, hanggat nandiyan po yung duda at ng takot mo, talaga, hindi ka po makakagawa ng maganda sa pag-network. Okay? Kaya ka lang naman nagkakaroon ng duda at ng takot, syempre, wala ka pang knowledge. So, di ba, ma'am, sir, unang-una po kapag nag-network ka, kapag may napasali ka, huwag mo po agad isalang sa pag-network o sa pag-re-recruit. Okay? Kailangan po pa-attendin mo muna siya ng training. Para magkaroon po siya ng matinding knowledge, conquer your fear. Okay? So, kailangan paglabanan nyo po yung takot mo. Okay? Kasi ang takot po, tandaan nyo po, ang duda ay normal. Pero ang duda mo habang nandyan yan, ay hindi ka kikilos at wala kang makuha. The opposite of success. Failure is a part of success. Tama po ba? Ang sabi nga po ni Shikuhiro Honda, okay, success is 99% failure. Diba? So, totoo naman pala. Guys, kaya pala dapat po sa ganitong pagninegosyo, bago mo pala makuha yung success mo, kailangan mo dumaan muna sa 99% failure. Ibig sabihin po, 1% lang pala talaga yung nagkakaroon ng matinding resulta o ng success sa ganitong pagninegosyo. Ang tanong, diba? Dapat kasama ka doon sa 1% na nagkakaroon ng magandang resulta sa ganitong pagninegosyo. Diba? Kaya lagi yung tatandaan, ma'am, sir, kapag ka kayo'y humahataw, nandyan yung rejection, nandyan yung failure, nandyan yung may initan ka, diba? Yung ini-expect mo na tao na kakausap mo, best friend mo, mayaman, ini-expect mo na mag-join, mag-seven heads, diba? Yun pala yung isa pa na hindi talaga mag-join sa inyo. Ano po?
success is 99% failure. Okay, tandaan nyo po, kailangan talaga sa ganitong pagninegosyo, tanggapin nyo na po na magpipail kayo, na mahihirapan kayo, marereject po kayo. Ano po? Kasi nga po, nasa network industry po tayo. Okay, next. Mabilis na po tayo. Anong oras na ba? Mag-aalas 9 na. Okay, rejection. Ayan. Okay. Rejection. So, eto, ma'am, sir. Number one po, sino ba yung mga nang re-reject po sa inyo? Okay. Sino-sino o kani-kanino ka po makakakuha o makakaranas ng rejection sa pagni-network? Kasi unang-una po, pag pinasok mo tong ganitong pagninegosyo, mag-iiba na yung mindsetting mo. Diba? Hindi na katulad nung ikaw po ay nag-aaral pa, empleyado pa, tambay pa. Okay? So, iba na po yung magiging mindset mo dapat pag ikaw po ay nagni-network na. Bakit? Okay. So, pag nagni-network ka, marireject at marireject ka talaga. Sino po yung unang marireject sa inyo? Siyempre, mga classmates mo. Diba? Kasi unang-una, magkakaibigan kayo niya. Pare-parehas lang po yung mindsetting mo. Ninyo. Ano po? So, classmates po, kapag in-invite mo, ayan, shout out nga po pala sa mga classmates ko po na member ko na ngayon. Okay? So, happy business po sa inyong lahat. And God bless po. Okay? So, number one, talaga po, sa mga classmates po, makaka-reject, makakaranas po tayo ng rejection. At syempre, sa mga office mates po natin. Okay? Sa mga office mates po, nako, ang mangyayari po dyan para kayong pagpasok nyo po, pag alam na networking po yung dala-dala mo, para kang may ketong, para kang may COVID, para kang may sakit na nakakahawa. Ano po, pag may dala-dala kang produkto at alam na networking, iiwasan ka na ng mga yan. Diba? So mga kaibigan mo, relatives, families, loved ones, ano po, sila talaga po yung number one na magre-reject po sa inyo. Masakit po talaga na ma-reject. Unang-una sa mga kaibigan po natin, yung ini-expect mo na talagang mayaman, may pera, close mo po, okay, BFF mo, siya yung unang-unang prospects mo, okay? Nung nalaman na networking, ibinlak ka na agad sa Facebook kasi masyado po siyang negative sa networking. Ano po? Sa mga relatives, ayan. So sa mga nakakaranas pa rin po ngayon na mga negative o rejection sa mga families po ninyo, normal po yan. Okay? Kasi kung ako po, nung na-reject po ako sa mga relatives ko, unang-una sa families ko, sa family ko, sa loved ones ko, kung ako po ay naniwala sa kanila, na-reject ako at ako po ay hindi nagpatuloy kay Opti, malamang sa malamang wala po akong resulta. Ano nangyari? Wait lang po. Okay. Ba't nawala? Continue. Okay. Wait lang wala. Po. Nawala. Nawala po yung share screen ko. Ayan. Ayan. Okay na po. Okay, so tuloy lang, ma'am, sir, tuloy lang po sa pag-network, ano po. So normal lang talaga na ma-reject tayo, bakit nasa network industry po tayo. Ayan, ayaw na mag-next calls, Hans. Bakit? Ayan, hindi ko po alam, nawala. Ayan. Wala. Ayan, bigla nawala po yung ano ko, yung share screen. Okay, so tuloy lang po. Okay, so yun nga, ma'am, sir, okay. Kung kailangan po, kailangan matuto ka sa araw-araw na nare-reject ka. Ano po? Don't forget to always be positive all dealings. Okay. So araw-araw po, kumbaga parang sa bawat kakausapin mong tao, wag na wag kang mag-iisip ng negatibo. Diba? Ay, kumbaga parang, ay yung client ko po ngayon, mayaman na ito. Kasi pag kinausap ko, mukhang hindi naman magni-network na, hindi naman sasali, mag-user lang. Ano po, kasi mayaman na to, hindi naman nakailangan ng pera. Ano po, sige, okay lang na product. Okay, so wag ka po agad mag-iisip ng negative. So kinakailangan po, always positive. Okay? So napakahalaga po na maging positibo tayo araw-araw. Ayan. Okay? Next. Excitement. Ayan, matatapos na po tayo. Nasa excitement na po tayo. Okay? Excitement. Okay. So, guys, unang-una po, nasa network business po tayo. Okay? Dapat lagi kang excited sa ginagawa mo. Diba? Kasi kung hindi ka excited sa ginagawa mo,
Malamang sa malamang, kapag may hataw ka araw-araw, talagang tatama rin ka po. Ano po? Pansinin niyo, ma'am sir, yung pagiging excitement or excited po ng mga tindera po sa palengke. Ba? Yung iba nga dyan, yung mga nagtitinda po sa palengke, yung lalo na yung mga nagtitinda ng isda. Di ba? So, minsan nahabulin ka pa, haharangin ka pa. Ay, ma'am, sir, suki. Bili ka po ng isda ko, sariwang-sariwa. Samantalang pagtiningan mo, bulasa na. Di ba? So, kung pagtingin mo, grabe po, kulay puti na yung hasang. Pero grabe po yung excited nila, yung excitement nila na i-present po sa iyo. Yung produkto niya na lagi niya sinasabi, fresh po, sariwa. Kahit hindi, bakit? Mapapabili at mapapabili ka, bakit? Makikita mo dun sa tao yung excited, na excitement po siya sa ginagawa niya. Mahal niya yung ginagawa niya kasi ang goal po niya makabenta, maubos po yung produkto niya, yung binibenta niya. Diba? Dapat ganun din po tayo. Okay? Dapat ganun din po tayo. Dapat yung excited sa araw-araw na ginagawa po natin, hindi po dapat nawawala yun. At syempre, understand o naiintindihan mo po. Araw-araw. Memorize, internalize, and focus po tayo. Okay? So, dapat internalize mo lahat ng ginagawa mo. Stay. Focus po tayo. Okay? So, wait lang. Ayan. Okay? So, yun po. Kailangan po, mahal din po natin yung mga ginagawa natin. Okay? Ayun. Next. Ayun, tapos na pala ako. Okay? So, medyo nabitin po ako. Tapos na pala ako, Cold Sands. Yun po. So, dun po ako nagtatapos sa excitement. So, ma'am, sir, maraming salamat po sa inyo. Hopefully na may natutunan po kayo. Hopefully na nakapag-take down notes po yung iba para mapag-aralan nyo po. Maibagsak nyo po, maituro nyo rin po sa mga new members nyo na kailangan din po natin turuan ng mga basic training po na katulad po. Ano po? So, wag po kayong magsawa na natin po na araw-araw. Salamat po, sir. Thank you so much. Thank you.